food stamp program aarangkada na. Nako, marami na ang nag-aabang sa ilulunsad na walang gutom 2027 food stamp program ng pamahalaan na aarangkada ngayong July. Sinasabing nasa 300,000 ang unang benepisyaryo ng naturang programa na ipapatupad ng DSWD o Department of Social Welfare and Development. Ang full implementation ng programa ay magaganap matapos ang matagumpay na pilot test na isinagawa sa iba't ibang lugar sa bansa. Kabilang dito ang Tondo, Manila, Siargao, Parang, Maguindanao, Camarines Sur at San Mariano, Isabela. Malaking bagay ito na talagang makakatulong sa ating mga kababayan. Ang bawat isang benepisyaryo ay makakatanggap ng 3,000 pesos worth of food stamps kada buwan. Nakalagay ang pondo sa ibibigay sa kanilang electronic benefit transfer o EBT card na pwede nilang gamitin sa pagbili ng pangunahing food commodities buhat sa mga eligible partner merchant stores. Ipinaliwanag ng DSWD na ang 300,000 household beneficiaries ay manggagaling sa 21 provinces mula sa 10 rehiyon. Ito umano ang natukoy na kabilang sa pinakamahirap o pinakamahihirap na pamilya. Inaasahan na madaragdagan pa ang bilang ng mga benepisyaryo. Pero ito ang dapat na malinaw, hindi kasama sa naturang programa ang mga benepisyaryo naman ng 4Ps na sa ibang paraan ay nakakatanggap na ng ayuda sa pamahalaan. Kung baga iyon lamang iba na hanggang sa ngayon ay naghihintay pa rin ng ganitong tulong. Aantabayanan na ang pagpapatupad sa programang ito na makakatulong ng malaki sa ating naghihirap na mga kababayan. Pero ika nga, sa kabila ng mga tulong na ito, dapat ding may pagsisikap ang nakakatanggap at hindi aasa na lang sa ganitong mga ayuda. Tama nga naman. Dapat kahit na may natatanggap na tulong, magsikap pa rin. Tulungan ang sarili, kumbaga. Tinutulungan tayo, dapat tulungan din natin ang ating mga sarili. Huwag yung puro asa lang, ika nga, na huwag puro umaasa sa gobyerno. Kaya dapat ang gobyerno ay gumawa ng mga paraan para ang mga tao o yung mga kababayan natin matuto, hindi yung sa ganito lang. Talagang malaking bagay ang ibibigay na tulong ng gobyerno, pero mas malaking bagay ang gagawin nilang programa para matulungan at mabigyan ng sapat na edukasyon ang ating mga kababayan para hindi umasa. Lalo ngayong eleksyon na naman sa susunod na taon, maraming mga politiko ang mananamantala na naman na magbibigay, kunyari, para sa mga kababayan, pero sa kabila noon, nananamantala sila para makakuha sila ng sinasabing pogi points o yung sinasabing para maiboto silang muli dahil sa maganda nilang ginawa. Kasi kung iisipin natin, saan galing yung mga pera na kanilang ginagastos sa pagbibigay ng tulong na yan? Pagkain, pera, medical o iba pa. Lalo na yung mga scholarship na yan. Dati wala namang mga ganyang mga programa na nabibigay sa mga politiko, na binibigay ng mga politiko. Pero ngayon, ang dami. Kaya karamihan sa ating mga kababayan umasa na lang sa mga ganyan. Yun ang nakakalungkot dyan. Kaya marami nagsasabi na kung sino yung mga nagbibigay o yung maraming binibigay, sila yung mga malaki ang tsansa manalo sa eleksyon.
kahit sa barangay ganyan, barangay pa lang ganyan na ang sistema, kaya nakakalungkot na bulok talaga ang sistema sa bansa. Dapat ayusin ito ng gobyerno para hindi umasa ang mga tao.